Talambuhay ni Francisco Baltazar. Si Francisco Baltazar, o mas kilala bilang Balagtas, ay isang makata at manunulat. Siya ay kinilala ring ama ng Balagtasan. Itinuring din si Balagtas na prinsipe ng Makatang Tagalog, ayon kina Mariano Ponce at Dr. Jose Rizal. Ayon kina Jose N. Sevilla at Tolentino, tinuran nila si Balagtas na isang dakilang makata ng wikang Tagalog at hari ng mang-aawit dahil sa kanyang natatangi at dalubhasang pagkakasulat ng Florante at Laura. Isinilang si Francisco Baltazar sa Panginay Bigaa, Bulacan. Ngayon ay Balagtas, Bulacan, noong ikadalawa ng Abril, 1788. Bunsong anak ni na Juan Baltazar at Juana de la Cruz. Isang panday ang kanyang ama at ang kanyang ina ay isang ordinaryong may bahay. Tatlo ang kanyang mga kapatid, sina Felipe, Concha at Nicolasa. Sa kanyang kamusmusan, kinakitaan na kaagad siya ng kakaibang talino. Ngunit dahil sa karalitaan ng kanilang buhay, hindi siya napag-aral ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, natutuhan niya ang katon, aklat pagbaybay para sa nagsisimulang mag-aral, kartilya, panimulang aklat, at katesismo, pagtuturo at pag-aaral ng relihiyon sa cura paroko sa kanilang bayan. 11 taon si Kiko ang tawag sa kanya nang siya'y lumuwas ng Maynila at pumasok na isang utusan kay Doña Trining sa Tondo. Ang kapalit ng kanyang pagsisilbi sa mayamang Doña ay ang pagpapaaral sa kanya. Pumasok siya sa Kolehiyo de San Jose kung saan natutuhan niya ang kanones o batas ng pananampalataya, wikang Espanyol at Latin. Isa sa naging guro niya si Padre Mariano Pilapil, ang sumulat ng pinakagamiting pasyon. Sa kanyang pagbibinata, naging bukang bibig ang pangalan ni Kiko dahil sa kahusayan niyang sumulat ng tula. Naging idolo niya si Jose de la Cruz o Hosing Sisiu. Dito siya nagpapaayos ng tula noong una. Ngunit nang minsang biguin siya nito dahil hindi siya nakapagbigay ng sisiu, ay sinikap ni Kiko na bumuo ng sariling tula. Sa pangyayaring ito, lalong sumikat si Balagtas. Madalas na siyang panauhin sa mga putungan, dupluhan at bigkasan upang tumula. Nangulimlim ang pangalan ni Hosing Sisiu bilang makata. Nang lumipat siya sa Pandacan, nakilala ni Kiko si Maria Asuncion Rivera o Celia, isang anak mayaman. Sila'y nag-ibigan. Naging saksi sa pag-iibigan nila ang Ilog Biata at ang Ilog Hilom na lagi nilang pinamamasyalan. May mahigpit siyang karibal kay Celia, ang mayamang si Mariano Capuli. Gumawa si Mariano ng paraan upang si Kiko ay maipabilanggo at mapasa kanya si Celia. Nagtagumpay si Mariano Capuli. Naipabilanggo niya si Kiko at nagpakasal sa kanya si Celia. Sa tindi ng paghihinagpis sa sinapit na kabiguan, napagbalingan ni Kiko ang pagsulat ng tulang Florante at Laura. Inihandog niya ito sa babaeng pinakamamahal, kay Celia. Pagkaraan ng ilang taon, nakalaya si Balagtas. Nanirahan siya sa Orion, Bataan upang makalimot at magpanibagong buhay. Nahirang siyang Teniente Mayor at Juez de Sementera. Lalo na rin niyang pinagbayo ang pagsusulat ng tula, awit, kurido at komedya hanggang sa makilala niya si Juana Chambeng, isang maganda, mayaman at batang-batang dalaga. Nagpakasal silang dalawa
sa kabila ng pagtutol ng magulang ni Juana kay Balagtas dahil sa agwat ng kanilang edad. Nagkaroon sila ng 11 anak. Sa paninirahan niya sa Orion, Bataan, nagkaroon siya ng iba't ibang pwesto sa pamahalaan. Sa pangalawang pagkakataon ay muli na naman siyang nabilanggo dahil napagbintangan siyang pumutol ng buhok ng utusan ng isang Alperes Lucas. Nasaid ang yaman ni Juana Chambeng. Pati ang perang kinita ni Balagtas sa pagsusulat ay naubos din dahil sa kasong ito. Habang nasa piitan siya, namatay ang kanyang 7 anak. Kaya nang lumabas siya ng bilangguan, totoong naghirap ang kanilang buhay at hindi na siya nakabawi. Noong Pebrero 20, 1862, namatay si Balagtas sa gulang na 74. Bukod sa Florante at Laura, naisulat din niya ang mga akdang Almanzor e Rosalina, Adbul e Mixerina, La India Elegante y El Negreto Amante, Orozman at Zafira, Clara Belmore, Mahomet at Constanza. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng sunog sa Orion at kasama sa natupok ng apoy ang bahay at mga akdang isinulat ni Balagtas. Sanggunian. Maraming salamat at hanggang sa muli.